kulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang inikilingan, walang pinaprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo ang totoo lang. Sinasabi nilang ang pagkakaroon ng pamilya ay isang esensyal ng buhay. Pero paano na lang kung dumating ang araw na lahat sila'y mawala na at maiwan ka na lang na nag-iisa? Home for the Aged. Ito'y isang institusyon o bahay ampunan para sa matatanda na nagbibigay pangangalaga at pangmedikal na pangangailangan para sa may mga edad na tao na iniwan ng kanilang mahal sa buhay. Sa kulturang Pilipino, ang mga anak ang inaasahang mag-aruga sa kanilang mga magulang pag dumating na sa puntong di na nila kayang alagaan ng kanilang mga sarili. Ngunit hindi lahat ng matatandang Pilipino ay ganoon kaswerte. Daan-daan sa mga ito marahil ay inaabandona na ng kanilang mga anak kapag naabot na nila ang takip silim o edad ng pagkakasakit, kahinaan at pagpapasustento. Para sa ilan sa mga ito, may mga lokal na pamahalaan na tumutulong upang sila'y mabigyan ng pangangalaga. Batay sa data na nakalap noong 2007 ng NSO o National Statistics Office, may 5.8 million na senior citizen o 6.5% ng 88.57 million Pilipino sa bansa. Sa populasyon na ito, 356 na individual ang napagsisilbihan ng mga lokal na pamahalaan. Ang grupo namin ay naatasang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga matatanda nating kababayan sa Home for the Aged. Kaya naman dinala kami ng tadhana na makarating sa bukal ng kapayapaan, Home for the Abandoned sa Remerville Subdivision sa Quezon City. Ito ay isang institusyon na hawak ng Katolikong misyonaryo upang matulungan ang mga inabandona nating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga matatanda. Sa pag-iikot-ikot namin sa Home for the Abandoned, ay nakilala namin si Lolo Romeo Madrid na 67 years old na at 7 taon nang namamalagi sa tahanan ng mga misyonaryo. Lolo, ilan taon na po kayo dito? 7 taon. 7 years na po? Ah, ano po pangalan nyo? Romeo Madrid. Romeo Madrid. Tsaka po ano, bakit po kayo nandito? Narayo mo. Nasaan na po yung pamilya? Wala na po sila. Wala po pamilya. Saan po kayo galing? Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po? 67. Taga saan po kayo dati? Saan po kayo nakatira dati bago po kayo mapunta dito? Po? Nueva Ecija? Paano po nila kayo nakuha rito? Po? Ikaw po nagpunta rito. Kamusta naman po yung mga, yung mga brothers po ninyo? Yung mga nag-aalaga po sa inyo dito? Po? Kapatid, magkakapatid po kayo dito? Salamat po. Araw po, lo. Isa pang nakilala namin matanda na ano pong pangalan nyo? Sa Home for the Abandoned ay si Lolo Anastasio Castillo. Anastasio, ilan taon na po kayo dito? Na, at 20 years na nakatira kasama ang mga misyonaryo. Tagal na po ah. Ilan taon na po ba kayo? Ilan taon na po ba kayo? 69. 69 na po kayo. Ano po, bakit po kayo nandito? Wala na po. Galing ko sa ospital sa
Na-stroke ka po? Asan na po yung pamilya niyo? Asan na po ang pamilya niyo? Patay na. Ano patay na po yan niyo, lo? Naambos. Saan po? Naambos. Hmm? Lahat po sila namatay, ikaw na lang po ang natira. Hmm, masaya naman po ba kayo dito? Mabait naman po sila sa inyo. Salamat po. Hello po! Ano po pangalan niyo? Kay? Reina. Ilan taon na po kayo dito? Ito. Masasabi kaya napadpad doon sa mga emosyonalo. Kaya wala na siyang pamilya. Wala rin bakit po kayo napunta rito? Paano po kanya? Kayo napunta rito? Inano ako tatayo man. Kinuha ako tatayo. Bakit po? Mag-aalaga-ala lang ako. Ay, wala na pong nag-aalaga sa inyo. Saan po pamilya? Wala na po nanay ko eh. Ah. Kaya pagkatangganan na lang ako. Kaya po kinuha po kayo ng mga brothers dito. Ay, nakita ako doon naglalakad. Kala ko nga, dikreta eh. Tinawag ako. Halika rito, halika rito. Takay, takay. Masaya naman po kayo dito. Hindi, marami nang kailangan. Tsaka po, naalagaan po kayo ng maayos dito kaysa po doon, pag-gala-gala po kayo. Salamat. Pero nakakatuwa rin kasi din, sa kapila ng mga problema na pagdaanan ng panahon ito, ay nagagawa pa rin nilang tumawa at magdibang. Tulad nga nitong si Reynald Moralina, na nagawa pong maghandog sa atin ng isang kanta. Pagmamahal na ubod ng lambing, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang lahat para sa'yo. Sana'y huwag magbago. Singer pala si Lolo. Pag-ibig at pagtuyo mo, pagkat ang buhay kong ito ay sadyang lahat para sa'yo. Ikaw, mahal, tanging ikaw ang nagbigay ng pag-asa. Sino po nagbigay sa inyo niyan? Na naka-headset at may cellphone pa. Required po sa inyo para malibang kayo. Pag ako nagka-pera, babalik ako doon kasi nakakaawa talaga yung mga matatanda. Pero syempre, halfway, parang masaya rin ako sa kanila kasi imbis naman na palaboy-laboy sila doon sa kalye, meron namang nagkalinga sa kanila. At least doon, na titignan yung health nila, tsaka parang meron silang pagkain. Tapos syempre, kung mangyayari sa akin yun, tsaka sa magulang ko, hindi ko kaya ang mangyayari yun sa magulang ko kasi halos ilang taon akong inalagaan ng parents ko, tapos iiwan ko na lang sila basta-basta dahil sa work ko. Pero syempre, mag-hire na lang ako ng patulong or para matulungan ko sila. Kasi magulang mo yun eh, hindi blood is thicker than water nga, di ba? Eh kung mag-aasawa ko nga, bakit hindi mo alagaan yung magulang mo? Ang naramdaman ko sa topic namin, nakakaawa yung mga matatanda dahil iniwan sila ng kanilang mga anak. Kung mangyayari yun sa pamilya ko, hindi ko po gagawin na iwan yung aking mga magulang. Kasi po mahal na mahal. Sa akin, yung mga kwento ng mga matatanda doon, na-touch talaga ako. Lalo na yung isang matanda na nawalan siya ng pamilya dahil naambos yung anak at asawa niya. Saka pati na rin ibang matatanda, kaya para sa akin, kung sakali mang tumanda o kahit hanggang ngayon na medyo bata-bata pa yung magulang ko, aalagaan ko sa atas mamahalin. Nung nakarating na kami sa bukal ng kapayapaan, nung una-una ko sila nakita, parang nakakaawa na yung
parang dating na makikita mo yung mga... Siyempre, nakakaawa yung mga matatanda doon sa over the aged kasi iniwan sila ng anak nila, imbis na alagaan sila. Kaya kung mangyayari man yun sa akin na tumanda yung mga magulang ko, aalagaan ko din sila kasi nung bata nga ako, sila yung nag-aruga sa akin para alagaan ako. Siyempre, babayaran ko lang eh, ano, parang utang ng loob, aalagaan ko din sila. Hindi, kasi posibili kong makasama niya at saka umala ako ng mga private nurse para mag-alaga sa akin. Kung hindi ko na kaya managaan ang magulang ko, pipilitin ko pa rin gumawa ng paraan para maalagaan ko. Kasi, first of all, sila yung nagtayo sa akin bilang ako eh. Tapos sila rin yung dahilan kung bakit ako magiging ganito, kung paano ako lalago sa buhay. Kaya, kahit mahirap, kailangan ko theory kasi ni Eric Erickson, according sa kanya, yung age o yung stage ng mga old people, kailangan nilang ma-feel na sila ay merong ginagawa o kaya meron silang parang meron silang parte sa lipunan. Yung stage na yon is generativity versus stagnation. So it is either maramdaman nila na may silbi sila o wala silang silbi. Yung isang stage kasi yung integrity versus despair. Ibig sabihin naman nun, yung matatanda, naglo-look back sila dun sa nakaraan nilang experiences kung meron ba silang narating o nandun sila sa state na despair kasi pinagsisisihan nila yung mga nagawa nila in the past, pwedeng hindi sila naging successful, kaya in despair sila, yung matatanda. Pero, generally, yung matatanda, gusto nila na yung natutunan nila sa buong buhay nila, mai-transfer o mailipat nila dun sa susunod na generation. So, yung mga tao dun sa Home for the Aged, yung matatanda doon, naghahanap talaga sila ng mga tao na makakausap nila, yung gusto nila, ma-feel nila na may silbi pa rin sila, kahit nandun sila. Pero most of them ay lonely, kasi nga, yung iba, dinala doon ng pamilya, yung ating culture, sa culture natin, dapat yung mga bunsong anak, sila yung nag-aalaga sa matatanda. Pero dahil siguro marami na rin mga reasons bakit sila nando doon, nagiging lonely sila. Siyempre, wala silang kapamilya. Kaya sila parang sabik na merong dadalaw sa kanila. Kaya pag merong nag-outreach doon, masasaya sila. Talagang nakikipag-participate sila. Kasi yun yung hinahanap nila eh. Yung mga taong madadaldalan nila. Di ba yung matatanda, parang pag kinausap mo, halos ikwento na nila yung buong buhay nila. Kasi ganun talaga yung natural sa matatanda. Gusto nilang makapag-share ng kanilang experiences. What are their common sensitivity? Sensitive sila doon sa feeling na parang, sabi ko nga, yung wala silang silbi. Kaya minsan yung matatanda, kahit na, yung, di ba minsan, tutulungan mo sila, ako na po dyan, pero pipilitin nila na kaya nila, kasi gusto nila maramdaman na kahit matanda sila, may nagagawa pa rin sila. Kaya minsan din, yung matatanda, talagang nag-e-effort sila na may gagawin. Kasi ayaw nilang isipin ng tao sa paligid nila na stagnant na sila. Yun, di ba merong matatanda, minsan kahit matanda na, naghahanap pa rin sila ng trabaho. Kasi pag 60 years old, retiring age na yun. Pero merong matatanda na nag-aaral pa rin, nagtuturo pa rin, kasi ayaw nilang maging stagnant sa bahay. Gusto nilang maging ano pa rin yung kanilang natitirang taon. Ayun lang. Thank you po. Sa pagpunta nga namin sa Home for the Aged na yun, ay di namin halos naramdaman ang kalungkutan ng mga matatanda.
Dahil sabi nga nila, mas mabuti pang doon sila napunta kaysa naman palaboy-laboy sila sa kalye. Pero pagkain dahil doon, kumpleto ano sila sa pagkain, magandang tirahan, at check-up linggo-linggo. Marahil ngay dapat magpasalamat tayo dahil mayroong mga institusyon na katulad nito na nangangalaga sa mga matatandang katulad nila. Isipin na lang natin, kung walang ganito, saan na lang sila? Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming kapatid.